something's got me. Hello guys, so for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung ginagawa natin kapag gumagamit tayo ng tank na hero. So una dyan, kailangan alam mo kung ano ba yung mga meta na hero, yung mga nagpapahirap sa inyo, ganyan. So dito, tinatanong ko sila kung may gagamit ba ng Tamus, kasi kung wala, pinapaban ko talaga yan. Kasi isa sa mga nagpapahirap sa akin yan eh. Lalo na kapag nakabuild ng corrosion site, so hindi ka talaga makatakas. So yun, alamin nyo lang kung ano yung mga nagpapahirap sa inyo na hero kapag nagtatank kayo or ginagamit nyo yung mga hero ninyo or yung mga meta hero. Yan, ipaban nyo na agad kung wala na magagamit sa team nyo, lalo na first pick sila, malaking chance na makuha nila. Then dito, nasa unang slot ako. So ako kasi as a tank, ayokong nag-first pick talaga. Ang gusto ko mga nasa bandang gitna or minsan bandang huli, ganyan. Kasi ang pinipick ko dito na hero is nagbabase ako kung ano ba yung pinick ng kalaban. Kumbaga nagka-counter picking tayo. So ang ginawa ko dyan, na sinwitch ko muna yung MM para magkaroon pa ako ng time na makapag-counter pick. Kumbaga makita ko muna yung iba pang pipiliin ng kalaban, then doon ako babase kung anong gagamitin natin. So dito yung kalaban, unang pick nila is Johnson. So nakita nyo, tank agad. So ngayon, may isipan natin ano bang pwede nating isagot dyan sa Johnson nila. Diba? Antayin lang natin yung iba pa nilang ipipick. So yun, nag-lock sila ng Karina. Isa din sa mga masasakit na hero to ngayon. Lalo na kapag naka-item na burst ka talaga dyan. Kawawa to yung mga MM pag nadalawan yan. Tsaka yung mage, pitas talaga. So yun, nagpick din sila ng Gato at Gacha. So makikita mo, first 3 pick nila, puro yun mga melee. So alam naman natin na yung Johnson, pag bumangga yan, may angkas yan. So pwede ka nilang masetan or may follow up damage. May follow up damage, tama. So nag-isip ako na pwede kay counter set. Inisip ko yung Tigreal. Kaso nga lang, baka kasi ma-delay ako or ma-cancel ako ng Gato at Gacha pag dinaunt niya. So nag-isip ako na ibang hero. Mas pinili ko na lang si Atlas. Since si Atlas kasi, once na pinindot mo yung ulti niya, matatalian agad yung mga yan. Since puro melee naman tong tatlo na to, possible na makuha ko sila. Diba? Makaka-counter set ko sila. Kung makikita mo dito, yan, nag-lock sila ng Nathan. Isa sa mga burst din na MM. Ang sakit niyan, lumulusaw talaga yan. So kailangan dito, ang goal ko is mabaog natin yung MM ng kalaban. And mas maka-item yung MM natin. So ngayon kasi guys, ang laruan kasi ngayon, isa sa mga nagbubuhat talaga is yung mga marksman. Kailangan mapa-item mo sila para makabasag agad ng torre. At the same time, makapang-burst ng kalaban. So dito, nagsabi ako dun sa mage namin na mag-fast clear kami sa mid. So dito pa lang, binibigyan ko na agad siya ng instruction. So advantage kasi kapag nakapag-fast clear ka sa mid, pwede siyang sumama kung sakali may mag-invade man dun sa jungler namin, or makaposition agad kami para kumuha ng farm ng kalaban para pipikapin nila ng core, ganyan. So yun yung isa sa mga advantage kapag ka nagpa-fast clear muna kayo, since matagal naman lumabas yung dito wanderer. So dyan, bumila ako ng conceal. Conceal yung pinili ko sa room para na rin sa additional movement speed. So dito, pumuesto na tayo sa bush. Abang-abang tayo. Yan, so sumunod siya. Yan. Ang goal namin dyan is ma-fast clear to. Nakita nyo dyan guys, nakapag-clear na kami, mag-clear pa lang yung savior. So kami nakapwesto na. Kukunin sana namin tong jungle ng kalaban. Kaso yung bush namin, pinuntahan na yung
to 100 since nag-spawn na siya. Kaya alam kong hindi niya na rin ito mapupuntahan. And nandun pa yung saber ng Google Orb. Then, sinenyasan ko siya dito na mag-retreat kasi para sa mage na sana na XP yun. Total, maliit lang naman yung makukuha niya dyan. Ako hindi ko na siya sinamahan sa buff. Mas pinili kong samahan agad yung MM. Kasi sa ngayon guys, nga tulad ng sabi ko, kailangan mapataba natin yung MM natin at mabaog natin yung MM ng kalaban. Yun na yung labanan ngayon. Tapos yun yung magaling pumoste sa gold lane. So dito tamang abang tayo. And ganun lang yung ginagawa ko lagi dito, nag-aabang lang ako sa push. Tago lang, abang, set, itas ng kalaban. Puro ganyan yung ginagawa ko dyan. Puron tago lang. Then bushing, yan, check lang tayo ng bush. Kapag nakikita niya na palabas na yung turtle, mag-anon agad kayo, mag-aya na agad kayo ng turtle. So dito, ayan, nag-aabang din yung Karina. Balak siguro nilang pumitas muna. Ang ginawa ko yan, sasagawa mo siya. Ayan, tinday ko lang sana siyang i-slow doon. Sumunod siya sa akin. Although napatay niya ako, pero nabigyan din naman niya ng chance na makapunta yung kampi ko at mapatay din siya. Sa akin, kapag namatay ako, okay lang. Kasi tank naman ako. Eh siya kasi core siya. So namatay siya, mas magkakaroon ng chance tuloy yung kakampi ko para makuha namin yung turtle. Yun siya kasi yung may retry, malaking kawalan yun. Eh nakita ko dyan na mamamatay na yung turtle, kaya ang ginawa ko ng zoom na lang ako. Yan, mahalaga din na nagzo-zone ka kapag ka tank user ka. Kasi para nabibigyan mo ng vision yung mga kakampi mo. At para na rin ano, mag-alangan yung kalaban na mag-contest. So dito, pumunta agad ako sa MM. Nakita ko siya, nungitihan ko na agad kahit siya lang mag-isa. Kasi siya naman talaga yung pakay ko. Yun nga, namapatay siya ng MM namin para magka-gold at madelay yung MM nila. Dahil sa kanya na sana yung minions na yan, yung XP na yan. Pero dahil patay siya, yan, dyan, suntuloy na yung pinabang. Hindi siya. So balik tayo. Nag-ulti yung Johnson dito. So possible kasi na umikot yan para balikan itong MM. Kasi ito rin yung target niya. Ito rin yung target niya na mabaog. So potion pa yung doon. And maliga doon kasi dapat binangga ko yun yung Johnson. Pero yun, buti na nga lang nakaligtas yung team. Okay, hindi ka na mamatay, nag-taker out na ako. Buti na lang nakapag ano din, pag burst yung Goshen at napatay niya yung Karina. So yun, balik tayo sa gold lane. One post lang habang nag-aantay ng next turtle fight. Ganyan lang yung ano, yung parang nagiging routine mo nun. Kapag wala pang turtle, supportahan mo muna yung MM. Pitas muna kayo dyan hanggat makakapitas kayo. So yan, nag-set yung Johnson. So na may follow up siyang damage yung Karina. Pero dahil inultihan din namin yung Johnson at nakabakapagad yung mga kampi, sila pa yung namatay sa gang nila. So yan, pa-up na yung turtle. Kaya kailangan talaga dyan. Right na agad sa turtle na patay yung form ng kalaban. Chance nyo na yan eh. Mas malaki na yung chance na makuha nyo na yun kasi wala silang retry. Mamatay yung may retry sa kanila. So yan, kapag mamamatay na yung turtle, tamang zone lang ulit tayo. Ayan. Ito, inislow ko siya kasi palapit na yung vision. Pero palapit na rin kasi yung Karina at low HP ako. Kaya napitas ako dito. Then, long turn lang din sa vision kasi nakaabang yung tatlo dun sa baba. So, nag-gank din siya. Bawian lang. Actually, mas lamang pa nga kasi dalawa kami namatay, isa lang yung napitas namin doon. Yan, habang matagal pa yung turtle, ilang ano pa. Dito muna tayo ulit sa gold lane. Check bush lang tayo para mabigyan na vision yung kakampi natin. Hindi siya mag-alangan sa mga pepwesta kanya. Check bush lang. Yan dito, dahil
wala yung MM ng kalaban. Ayan, nakapag-push kami. Ayan, nakita nyo guys, kapag sinasamahan nyo yung MM nyo at nagkakaroon siya ng item, mas lumibilis kayo makapag-push. Dito bala ko lang sana talaga dyan is i-hold sila, bigyan ng space yung MM para makapag-push pa siya. Kaso magkang pakulog. And nakquest na rin yung Nathan. Ayan, napitas nila akong tatlo. Pero okay lang na ako yung namatay kesa yung MM namin. Kasi makakabawi ng gold yung MM na ito na kakaon. Dahil nakita ko na papunta na dun yung MM ng kalaban at yung tank ng kalaban, kaya nag-set na agad ako. So nag-conceal ako para may movement skill at maka-arrest ko agad, makapunta agad at makapag-set. Nakapag double kill din yung MM, sigurado yung kaira na naman yan. Nakaka-item agad siya. So nag-up yung turtle kaya nag-pumesto na agad ako dito. Pero nakita ko kasi meron nangyayaring flash dito sa taas, kaya rest pa tayo. Hindi pa umuwi yung gatot, kaya nag-flash siya. At siya ni San. Nag-set yung ano, yung Johnson. Nag-bigay ako ng space sa San para ko sakali yung chase pa siya or ano. Makakatakas pa. Then since nagsilayuan na sila, nag-decide na kami dito na kung yung hotel. And kapag mamatay na yung tamang zone ulit. Ayan, para iwas ma-contest ng kalaban. Kapag gaganyan nakakuha tayo ng objectives, kailangan ano, maximize natin. Nandun na rin ako sa pwesto, so bahala ko sanang tulungan itong San para makapag-push na kami. Ayan, hindihan ako sana, hindi ko tatakotin ko lang. Pero since nakawa ng pagkakataon, hindihan ako na, sintang ko na agad yung gatot kasi meron na mag-pumpi sa paligid. Alam kong pwede mong gumawa ng damage. So ganun guys, tatandaan nyo rin yun. Mag-set ka kung alam mo meron kang kasama na kayang gumawa ng damage. Kamamaya nag-set ka ito lang pala mag-isa. So titignan mo rin yung mapa. Yan, so balik ulit tayo doon. Babalik sana ako sa Golden kasi nakita ko na nandun na yung Sun. So nag-decide ako na pumunta na lang sa top kasi kung makapansin mo na halos lahat sila doon sa may bandang baba. Walang pumunta dito sa taas. So pag pinabayaan kasi yan, makupush yung kalaban. Pinapakit ko dito yung MM kasi mag-switch na sana sila ng Sun para ito naman yung ipush niya. Kaso hindi siya agad sumunod. Your team destroyed the turret. Tama na, panakot-takot lang. Tatakot-takotin lang natin yung gatot kacha. Dito, nagkunwari ako na ano na medyo pumababa para lang umabadid siya. Then yan, nangyari sa kanya, nag-dunk siya. Naging careless siya, akala niya wala akong kasama. Ayun, nag-dunk siya. So minsan ano, dapat aware din kayo sa balak ng tala ng kakampi nyo na gawin. Dito nilayo ko lang yung Nathan kasi balak na orange buff nila. So medyo tinakot-takot ba lang. Dito yan, nagsizone-zone na lang ako dyan guys. Yan na lang ginagawa ko dito. Kasi naka-item na yung ano eh, yung mga kakampi ko eh. Tamang zone nila lang, set na lang. Dito ang ganda lang nangyari. Nasetan kami ng kalaban, din nakapwesto yung Nathan, kaya nabukas kami. Ang ganda ng shot ng kalaban doon. Doon kami nadali. Hindi namin nakita na ano, na nakapwesto yung Nathan. Dikit-dikit pa naman kami, kaya kami naubos. So ganun talaga eh, masesetan ka ng kalaban o maseset mo na sila. Ganun lang yun eh. This is the way. Attack the Lord. Yan, ginagawa ko na lang dito, puro zoning na lang ako dyan. Check push. Tignan yung mga damo kung nandiyan pa yung kalaban. Para iwas na rin na mag-gank yung kakampi ko. Dito, ito yung Lord. Ang pagkaman natin ulit na ito.
kailangan ko na mag-load para sure na walang magko-contest. Dito na huli ko yung item kasi na pinakawala kasi nandun naman yung lapis ng teammate, kaso nga lang hindi siya agad dito. Pero buti na lang talaga and nakita niya kasi mamamatay na yung Nathan eh. Nakita ko nag-drive yung Johnson. Bala ko sana siyang abangan dito sa mid para ibang gana yung katawan ko sa kanya para mawala yung ulti niya. Kaso ang tagal niya. And inisip ko baka mamaya nagpaikot-ikot lang yun sa base. Then, kaya tinitingnan ko rin yung mapa eh. Kaya nung nakita ko na ano, lumitaw yung ulo niya dun ah. Nasa taas yun, hindi pala siya nag-iikot sa jungle. Umalis na ako. Bala ko naman, ako naman yung magtago. Para pag nakita ko silang kumpulan, gagamitin ko yung conceal tsaka second skill para makapunta agad. Tinayasan ko yung mga kambi ko na ready yung ulti ko para anytime pag nipasusun. Like, naso ko, yung hindi ako pag doon, nakuha ko sila. Buti nalang naka-respected yung Ghidorah at nakagawa siya ng damage. Mali nga lang yung pasok ng Lucian doon kasi pagpasok niya sama na bangga siya na ano sila yung potential. So yan, nabangga ako ng Johnson, low HP ako, out of na. Saktong pasok ng Gatot. After that, balik ulit. Yan. In and out lang. So makikita mo yung epekto kapag ka nasusuportahan mo yung MM nyo. Ang laking mo nang nagagawa ng damage, nakakain mo rin siya. So, saglit lang yung nagiging laro nyo. Minsan 10 minutes yan, mga 12 minutes. Nasa ganyan lang yan. Yung laro. So sana may natutunan kayo sa ano sa tips na dinidiretso nga kung paano ako nag victory. Sana may apply din ninyo and magagamit niyo yan para mas ma-improve pa yung paggamit niyo ng tank. Kasi isa yan sa mga kailangan talaga sa team eh. Magaling dapat yung tank ninyo para lumaan yung laro. Yun lang guys. Thank you for watching.